Hello guys, kumusta sa mga ka-FLM ko? Kay Boss Leo, namimiss ka na namin. Basta ang sa amin lang, pipray kami para sa'yo. Na hinihintay talaga namin ang pag-uwi mo at pagbalik mo. Pero nararamdaman talaga namin na dito sa puso namin, alam namin na safe ka. Kasi nga bakit? Paano nangyayari yun na nasa kulungan ka pero nagpapadala ka pa rin ng mga goods, tulong, bigas? Di ba parang ang makakapag-isip niya ng ganyan, yun yung mga taong matalino. Di ba? Na habang nandun ka sa pitan pero patuloy pa rin yung pamimigay mo sa mga kapwa mo. Ganun ang totoong bayani. Na pero hindi na-appreciate nila yan? Oo. Kasi masakit para sa kanila yun eh. Ang sa akin lang, maging totoo tayo sa sarili natin, mga haters dyan. May kasabihan nga eh, haters, hanggang hates. Mamatay na lang kayo, wala talaga kayong magagawa sa buhay niya. At, magbibenepisyo din yan sa inyo. Okay? Ito lang masasabi ko. Kung kami naman ang kakalkalin nyo at kami naman yung hindi nyo titigilan at sige kayo, para masira ang mga buhay namin. Like ako, sinisira nyo. Pinagtatandim nyo kami ni Boss Leo. Tandim daw kami dalawa ni Norman Mangusin. Hindi naman siya si Norman Mangusin. Lahat ng papilis niya nire-recognize as Francis Leo Marcos. Di ba? Okay. Fine. Alam nyo, kung sasabihin nga ni FLM sa akin, Donna, pabubuntisan kita. Papayga ko. Joke. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga nararamdaman niyo ngayon, yung mga ginagawa niyo ngayon, nagpaparamdam lang kayo na talaga kayo yung mga talunan. Ha? Talunan. Yan ang mga taong depressed, obsessed sa gustong mangyari. Mga talunan. Yan kayo. Tanggapin nyo man ang sinasabi ko, hindi. Nasa sa inyo na yan. Okay. Kasi kami, kung nung sinabi ni Marie, kakasuhan kami, fa-file siya ang kaso dito, fa-file siya ang kaso doon, kakasuhan niya ako kasi overstaying na ako dito sa Kuwait. Tatanong lang ako sa iyo, Marie. Kailan pa nagiging iyo ang Kuwait? Kabubuhan yan. Yung naisip mo na yan, yes, kabubuhan yan. Kahit pa 50 anyos ako dito sa Kuwait, hanggat meron akong working visa at may amo ako, walang makakapagpigil sa akin na magstay dito kahit overstaying ako dahil may amo ako. At kung yung sinasabi nyong nakulong ako, oo. Ang nakulong, si Lesel, si Inday Marie. Pukpuk ako, di ba? Oo, sabi niyo, di ba? Alam niyo yung mga ugali na yan? Lalo niyo nagsabi na lima daw anak ko sa iba't ibang lalaki. Sige, patunayan niyo nga. Baka pag ako ang nagpapatunay niyan, sa kulungan ang bagsak niyo. Pero, I don't care. Sanay na ako dyan eh. 2014 pa, ginawa na yan ni Maroxy. 2015, ginawa na yan ni Maroxy sa akin. Ng mga dilawan. Ginawa rin yan ng mga Cayetano supporters. Dahil sa pagtatanggol ko kay BBM. Ngayon pa. Na may isang The Rising Marcos na ipagtatanggol ko. Sisirain at sisirain yung buhay ko. Wala akong pakialam. Basta alam ko ang ginagawa ko.
Alam nyo, ang ginagawa namin kay Boss Evelyn ay para din yun kay President Duterte. So siguro, ngayon na yung panahon na makikita namin na may Marcos talaga na papalagay na natin na magiging leader at hindi si BBM yun. Kung kayo ay pinagtatanggol nyo ang pangalan ni BBM at pangalan ng mga Marcos nang dahil sa ayaw nyong masira nang dahil sa pangalan ni Mangusin o sa ginagawa ni FLM, tignan natin. Darating at darating yan. Alam namin ang ginagawa namin. Kaya siguro ang tunay at totoo na magiging leader galing sa pamilya ng mga Marcos ay si Boss FLM, hindi si BBM. Bakit? Sa mga supporters nga lang ni BBM eh, actually, ako hindi naman ako ganun ka-harsh. Pero ang MDS BBM, kilalang kilala ko kayo since nung nandun pa tayo sa kung Pilipino ka, may pakialam ka. Yun yung pinakauna-unang grupo natin na hinahawakan natin na nandun tayong lahat na nakikipag-away tayo sa mga dilawan. Sa mga pro, ha? Aquino. Tapos, nung dumating si Duterte at nagdeklara naman si BBM na tatakbo as vice president at yung presidente niya ay si MDS BBM, lumabas ang mga ugali nyo. So, nagkawatak-watak tayo. Kanya lang, iisang grupo lang kayo, kundi MDS BBM at kami ay Duro, Rubo, Rodrigo Bongbong, Dumar, Duterte Marcos, at Aldob, Alyansang Duterte Bongbong. Alam nyo, MDS BBM, kasabot nyo at kasapakat nyo ang mga dilawan nung pagtutulungan nyo si Presidente Duterte. Di po ba? Alam namin yun, alam ko rin yun. No? Kasi anti-Duterte kayo. Until now. Ngayon, nakikipag-combine lang kayo, nakikipagsama lang kayo, nakikipag-plastikan lang kayo sa mga DDS no. Sinabi nating dinaya ani Lugaw si BBM. Ang sabi naman ng mga dukay ay karma 'yon sa inyo. Karma 'yon sa atin na mga loyalist. Kasi nga, ang sama-sama ng mga ugali ng mga taga-MDS BBM na ngayon ay sama-sama at magkasama sa isang lugar ang MDS BBM at ang dukay na Duterte Cayetano kontra FLM. Kayo ang divide and conquer. Tandaan nyo yan, ha? Kayo ang divide and conquer. Kaya tanggalin nyo ang pagiging sword nyo. Ipalit nyo ang swag. Kasi yung kayo ang divide and conquer. Swag kayo. Alam nyo yung sinabi ko, the serpent, warriors of your God. Kasi ang tinitignan nyo, yung mga vested interest nyo. Kami hindi. Ang sa amin, ang tinitignan namin, yung mga kabansa namin. Kung ano yung mangyayari at future ng mga kabataan at ng kabansa namin. Alam niyo yung nakikita niyo, natutuwa si President Duterte sa ginagawa niya. Pero anong ginawa niya? Tuwang-tuwa kayo na nandun siya sa kulungan. Pero, kahit nandun siya sa kulungan, hindi ibig sabihin naman na matitigil na ang lahat ng yun. Kasi, ngayon, hindi kayo ba na naiilang doon? Na nagpapatuloy yung mga ginagawa niya? Kahit nandun siya sa piitan? Sino ang tinitira nyo ngayon? Si Donna, si David Ilagan, ang mga vloggers, ang ibang supporters at defenders, si Yama, di ba? Si Ate Marlene, at ang mga attorney. How come? Kasi wala na kayong magagawa. Feel nyo na ba? Natalunan na kayo? Mga swag? Ha? Pakisabi kay BBM, ang MDS BBM at ang Dukay ngayon na anti-BBM ay nagsasama sa isang bong. Nagiging divide and conquer. Sila ang mga swag. Ang serpent warriors of God. God.